Kumpleto pa ang 10 boya na inilagay ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Pahayag ito ng PCG sa gitna ng ulat na tinanggal na ng mga Chinese na mangingisda ang 2 boya ng Pilipinas na nakalagay sa bahagi ng Balagtas Reef at Juan Felipe Reef. Ayon kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for West Philippine Sea, base sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight, nabatid na walang boya ang nawawala. Isang Cessna Caravan 2081 ang nagsagawa ng MDA flight sa bahagi ng Palawan kahapon. Wala po tayong nawawalang buya sa West Philippine Sea. All accounted for ang ating pong 10 buya. Sabi ni Tariela, 8 sa 10 boya ay ibinagsak sa maritime features na abot-tanaw ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines at PCG. Ito ay sa bahagi ng Lawak, Likas, Patag at sa Pag-asa Shoal. Araw-araw anyang namomonitor ng mga tropa ng AFP ang mga boya at nagsusumitin ng report sa Coast Guard personnel kung nasa lugar pa ang mga ito. Maliban na lamang anya sa bahagi ng Balagtas Reef at Juan Felipe dahil walang command post ang PCG. Pag-amin ni Tariela, saka lamang mamomonitor ang boya sa 2 lugar kapag nagsagawa ng MDA at Maritime Patrol ang PCG. Wala naman anyang dapat na ipag-alala ang taong bayan dahil mayroon namang GPS capabilities ang mga boya. The moment na mabunot siya sa kanyang location, eh yung GPS locator na nandito sa mga buya na to, we would know, no? Mamomonitor natin na halimbawa tinangay siya ng alon or may kumuha sa kanya. Dahil may GPS locator ito, malalaman natin sa Philippine Coast Guard, no? Na binunot ito or pinadpad ng alon. Sa kabila ng nangyaring tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China, sinabi ni Tariela na walang dapat na ipag-alala ang publiko dahil nananatiling mapagmatyag ang kanilang hanay. Makakaasa po kayo, sir, sa Philippine Coast Guard. We will remain vigilant. We will continue to patrol our West Philippine Sea. Ang yaman po ng West Philippine Sea ay atin po ito. At ang members po ng Philippine Coast Guard will continue to patrol these waters at sisiguraduhin po natin na kahit anong insidente na mangyayari sa West Philippine Sea, atin po itong i-document, i-report na maayos sa National Task Force West Philippine Sea, and we will continuously inform the public kung ano ang mga insidente, no, na nangyayari sa West Philippine Sea. Matatanda ang tinapatan ng China ang paglalagay ng Pilipinas ng boya sa baybahagi ng West Philippine Sea. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.